Natuwa ang mga negosyanteng Pinoy sa Kuwait matapos ang halos isang taong walang dine-in sa mga restaurants. Back to normal na ang operasyon, pero aminado silang malaking epekto pa rin sa kanilang kita ang ipinapatupad na no vaccine, no entry policy. Kailangan kulay yellow o green ang vaccination status, na ang ibig sabihin ay bakunado na. Sa ngayon po sa yung diferensya po, medyo kumunti po yung dine-in namin kasi dahil nga doon sa yung may mga bakuna lang ang pwedeng pumapasok sa kahit saan po dito, restaurant o sa malls. Pero sa delivery po, medyo umangat naman po. Kabilang din ang mga malls, gym at spa sa no vaccine, no entry policy. Malaki yung epekto ng no vaccine kasi kumpara natin dati kasi talagang yung flow ng ating business medyo maganda compare sa ngayon. Sa Saudi Arabia, umiiral na rin ang no vaccine, no entry policy sa mga commercial at private establishments. Sa panahon po ngayon, kumunti po yung tao o customer dahil sa no vaccines, no entry. Dahil sa gate pa lang ng mall, hinaharangan na po sila. Kaya apektado din po yung benta namin. No vaccine, no entry din sa mga public transportation. Puspusan din ang disinfection ng mga public buses. Bawat pasaherong sasakay, dapat bakunado at chine-check ang Tawakal na app. Maging sa Jeddah, ramdam din ng mga negosyanteng Pinoy ang epekto ng hindi pagpapasok sa mga walang bakuna. Medyo naka-apekto kasi pagka hindi ka pa nakatudos ng vaccine mo, doon pa lang sa may pinto, may nag-check doon ng Tawakal na at saka temperature. Ngayon, kung may fever ka, 37.5 and above, hindi ka pwedeng pumasok. Sa kabila ng mga health restrictions, umaasa ang mga negosyo na mas maraming magpapabakuna para mas mapasigla rin ang kita. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait.